kabiyahe, magandang araw po sa inyo lahat. At nandito po tayo sa Marikina City, along Marikina River Banks. Sa harapan po natin ang SM Marikina at ito po ang Marikina River. Mga kabiyahe, kaya po tayo nandito at meron po sana tayong itetest na isang gamit o tool para dito sa ating Canon M50 Mark II na camera. May mga ilang videos na po tayo nagawa using this camera. Napansin ko rin po doon, mga kaibigan, at medyo yung ibang clips po na nagawa ko is medyo overexposed, kumbaga, medyo malinaw at overexposed, kumbaga, mga kaibigan. At gusto ko sanang ma-enhance tong video quality po natin at lalo na't ganitong katanghalian. Ngayon po is 11:30 na po ng umaga, magtatanghali na po. Alam nyo naman po, palagi naman po tayo sa labas, nag-shoot. At yung araw po is very harsh pagdating po sa mga ganitong camera. Hindi po natin makontrol. Unless po kung aayusin po natin ang video settings, medyo may babaguhin po natin. At sa akin po, mga kaibigan, mga kabiyay, ayoko na po yung mag-touch, mag-a-adjust dito sa video settings natin. Ayoko na kasi ganun mag-adjust pa. A-adjust ko po yung ISO ko, yung aperture, o yung shutter speed. Ayoko na po ng ganun. Gusto ko po kung ano po ang aking personal settings dito sa camera po natin, dito sa Canon M50 Mark II. As is, wala na po akong babaguhin. Ngayon po, medyo tinaasan ko lang po yung aking f-stop o yung aperture para kahit pa paano medyo templado po ang ating brightness po. I shoot sa pinakamababang aperture po. Yung aperture po, mga kaibigan, ito po yung pagka-blur ng background. Gusto ko, habang nag-shoot kasi ako, I'm shooting at pinaka-lowest na aperture. Ito, katulad nito, mga kaibigan, I'm using ngayon yung F22. Kaya makikita nyo, kita pa rin ho yung background. Okay pa po. Yan, nakikita nyo, di ba? But, if I adjust o ibababa ko po ang aking f-stop para ma-achieve ko po ang aking blurry background, ang pinakamababa po na f-stop ko po dito sa lente ko is F3.5. Pero tingnan nyo naman, mga kaibigan, no? Is very overexposed na po ako. Sobrang alinaw, grabe. Gusto ko kasi F3.5 lang. Ayan, mga kaibigan, so nasa F3.5 aperture po tayo, f-stop. Ayan po, dapat ganyan po yung gusto kong aperture eh. Kaso nga lang nasa initan po tayo o nasa ilalim po tayo ng araw. So I will tataasan ko po ang aking aperture. Gagawin ko siyang F22. Ayan po. 'Di ba? Medyo okay naman po. Sa akin, mga kaibigan, okay naman po 'yang ganyan. Medyo mag-a-adjust tayo, manual aayusin po natin dito sa camera. Pero mga kaibigan, medyo nakakapagod po itong ganito. Gusto ko kung ano po 'yung settings ng camera ko as is. Wala na po akong gagalawin. Ngayon, mga kaibigan, I would like to share sa inyo na isang kit o isang gamit para dito sa ating lente, na ito'y magbibigay ng ano, ng sabihin na natin, mga kaibigan, is parang sunglass para sa lente natin. Ito po ang tinatawag na ND filter o neutral density filter. Ayan, mga kaibigan, mga kabiyahe, binaba ko na po ang ating camera at as you can see, yung background po natin, yun po yung LRT, SM Marikina at Marcos Highway. Hawak ko na ang ating 49mm ND variable neutral density filter po, mga kaibigan. At ito, mga kaibigan, hindi po to sponsor ni Andower. Ang brand po nito, mga kaibigan, is Andower. Ilalagay ko po dito sa screen. Ang presyo po nito na kuha ko po sa Lazada is, kung di ako nagkakamali, 334 pesos. 49mm Andower brand ND variable filter po. Mga kaibigan, first time lang po ako gagamit itong ND filter para dito sa ating 15-45 kit lens. Hindi po ito sponsored ni Andower.
Binili ko po ito sa sarili kong pera. Disclaimer lang po, hindi po ako na-hire ni Andover para i-promote tong product ko nila. Kung ano man po yung magiging thoughts ko dito sa product nito, eh manggagaling po talaga sa ating honest review. Again, ito na po ang 49mm anti-variable. Iti-test na po natin para dito sa ating 15 to 45mm. Ngayon, ang oras po natin is 11:45 ng umaga. Magtatanghali na po mga kaibigan, 15 minutes. Tingnan nyo naman po yung araw po natin. It's very harsh, napakainit, at papawisap-wisap po ako dito. At subukan na po natin. Yeah. Yan, ito na po ang ND filter po natin. Meron po siyang thread, oh, makikita nyo. Pasok na pasok po dun sa lens po natin. Ayan, syempre depende, aalamin nyo po muna what type of lens po ang meron kayo. Dapat alam nyo rin po yung ano, pinaka size na ND filter na babagay po sa lens nyo. Ngayon, subukan na po natin ha mga kaibigan. I'm shooting at my shutter speed na 1.58. Ilalagay ko po sa screen. And pansamantala, in-adjust ko lang po muna ang ating f-stop. Ito yung aperture. Medyo mataas po yung f-stop ko para makita nyo po ako. At medyo kahit paano makuha ko po yung exposure po. Ayan po. Malinaw naman po. Ayan. Kasi mga kaibigan, kapag binabaan ko po yung f-stop ko po. Ngayon po, I'm using f16 f-stop aperture. Ngayon, ang gusto ko kasi ma-achieve yung f-stop 3.5, yung f3.5 para magkaroon po tayo ng blurry background. Pero mga kaibigan, pag ginawa ko po na f3.5, overexposed na po ako. Sobrang puti na to lahat. Ngayon, f16, tinaasan ko po ng konti para ma-achieve ko pa kahit paano yung medyo darkness. Pero ngayon mga kaibigan, very harsh po yung araw po natin. With the help of this ND filter, ma-achieve na po natin ang gusto nating video settings para dito sa ating Canon M50 Mark. Ayan mga kaibigan, ikakabit na po natin ang ND filter po. Ayan, kakabit na po natin. Ayan, and itutwist natin siya. Ayan, para mag-lock. Ayan. Ayan, lock na. Ayan mga kaibigan, ibabalik ko po ang aking aperture na gusto ko using f3.5 para ma-achieve ko po yung blurry background. Yan, 3.5. Ngayon, makikita nyo is overexposed, maputi. Ngayon, dito na lang ako mag-a-adjust dito sa ND filter po natin. See? Kita nyo? Yan, di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Kahit tirik na tirik po yung araw, mga kaibigan. Tingnan niyo naman po yung video settings natin. Ayan po, mga kaibigan. Wala na po akong gagawin o kakalikutin dito sa aking screen pagdating sa shutter speed. Ang aperture o f-stop is f3.5 para ma-achieve ko pa rin yung blurry background po natin. And sa ISO naman po, mga kaibigan, mga kabiyay, is pinakamababa, ISO 100. Tama po, dahil kasi nasa outside naman po tayo. Ngayon mga kaibigan, tingnan nyo nagagawa ng ND filter po natin, no? Yung neutral density filter po natin. Tingnan nyo, oh, pwede ko po siyang i-dark, yan, wala na kayong makita, di ba mga kaibigan? Kahit napaka-harsh yung ilaw po natin, yung araw, yan, pwede nyo siya i-dark. Ngayon, titimplahin nyo na lang po, yan, di ba? O gusto nyo malinaw na malinaw. O di ba, overexposed nga lang. Pero ngayon, nasa labas tayo at napakatirik na po ng araw po natin. I-adjust lang po natin ang ND filter na gusto natin. Yan, o. See? Tingnan natin. Yan. O, tanggalin ko yung shades. Ha? At tanggalin ko yung eyeglass ko para makita ko talaga. Wow! Ako sa screen. Ganda. Malinaw. Ayos. Yan ang gusto ko talaga sa settings po natin para dito sa ating Canon M50 Mark II video settings. Ilalagay ko lahat yung video settings ko dito sa screen. Ayan po yung gamit ko while filming o shooting a video. So kitang kita na, oh. Ganda. Ayos. Sa price na $334, very decent po ang ating ND filter
para dito sa ating Canon M50 Mark II. Yan, nandito na po tayo sa Marikina Riverbanks. At as you can see, ayan po yung nasa likod doon natin. Pag dinerecho nyo po yan, papunta ng Marikina Riverbanks Mall. At ayan po, nasa likod doon natin yung SM Marikina. Ayan o. Ang ganda o. Natutuwa naman po ako dito sa ating ND filter. At ayan o. Sobrang templado na ang ating exposure. Hindi na siya ganun kasabog. At kahit papano na-achieve ko naman po ang aking blurry background using my F3.5 settings po. Ayan o. Ayan. Kitang-kita. Ganda. Ang linaw. At ayan. Yun yung mga kaibigan, importante yung hindi sabog talaga eh. Dahil kasi hindi talaga natin makontrol po yung light sa labas. Lalo na kapag nag-shoot tayo dito sa labas. Medyo triko yung araw. With the help of this ND filter po, sobrang game changer po itong kit na to, itong tool na to para sa ating mga pinakamamahal na lens. Bagay na bagay po ito sa shooting videos and photography din, mga kaibigan. Kasi nga, hindi nga natin makontrol po yung light o yung araw po. Ayan, napakaganda. At natutuwa naman po ako dito sa brand na to na Andover. Ayan, Andover. Maganda. Maganda po itong product nyo. Sabi ko nga sa inyo, this is the honest review of ND filter po. 49mm neutral density filter para po sa aking 15 to 45 Canon kit lens. Ayan, mga kaibigan. Ayan o, napakalinaw. Ang ganda. Ayos o, diba? Lakad ulit tayo. Tingnan natin. Diba? Kapag medyo maaraw pa, you can adjust. Ayan, you can adjust naman eh. Ayan o, diba? At least hindi na ako magdudot-dot na dito sa screen na adjust ko yung settings ko, yung aperture, kung kinakailangan kong ayusin. Hindi na, di ba? Maayos. Ayos na ayos. Ang ganda. Eh, napakatirik yung araw, mga kaibigan, no? Mag alas 12 na po ng tanghali. At maayos, maayos po itong ND filter po. Ayan, mga kaibigan, I hope na nabigyan ko po kayo ng tips and I hope na nakatulong po itong video na to para sa mga newbies na katulad ko na nagmamay-ari ng mga ganitong mirrorless camera and sa mga DSLR din po. Malaking tulong po itong neutral density filter po o ND filter para po sa ating camera. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please click nyo lang po yung subscribe button below and hit that notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong videos po natin. Hanggang sa muli, kita kids, always stay safe and God bless. Maraming maraming po salamat.